nag-EGR ako, ang laking pagbabago. Pasensya na po, kinakabahan. Tapos, siguro pa yung pananali ko sa Panginoon ay lalong lumalim. Alam po ni Lord yung kung ano yung nasa puso ko ngayon. Siguro po, nag-EGR ako, siguro po lahat ng mga kasalanan ko pa noon, yung mga hinanakit, yung mga sama ng loob, parang sinabi ko lahat kay Lord yun. Parang hinugot niya lahat ng aking mga kasalanan na hindi ko masabi sa tao, sa kaibigan, sa kapatid. Yun po. So ako ano, hindi ko first time mag-EGR nung last month. Hindi ko siya first time mag-EGR kasi pangalawang beses ko na siya actually. Kasi nung unang beses ko, doon ko i-explain ko lang yung experience ko na pinagkaiba nilang dalawa. Nung unang beses na nag-EGR ako, na aware ako na kapag pumasok ako sa EGR, it's either ma-flip yung buhay mo na upside down o totally mababago ka or magiging mas worst ka kaysa sa dating ikaw. So, tinanggap ko na magbabago ako. Nung una, talagang sobrang gaan ang pakiramdam mo nung lumabas ka na. Nailabas mo lahat ng sama ng loob mo. Sobrang dami kong iniyak noon, nung time na yon. Tapos, yung lahat ng kinikim-kim kong galit, yung sakit, nawala siya actually lahat. Tapos nung, nalayo ako ng landas, hindi ko ine-expect na doon ako mapupunta sa magiging mas worst ako kaysa sa dating ako. Hindi ko ine-expect na hindi ako pupunta dun sa magiging magbabago talaga ako totally. So naligaw ako. Lumayo ako na nagrebelde ako na hindi ako naging kalugod-lugod kay Lord. Hindi ako sumunod. Umano ako. Nag-flip ako kay Lord. Hindi ako sa kanya sumunod totally. Tapos hanggang sa hindi sila sumuko lahat na abutin ako, na agawin ako, ganyan, kay sa mga makamundong mga gawain. Hanggang sa nagkaroon din ako ng baby na, ayan, kasama ko din siya ngayon. Tapos, nung nag-EGR ako nitong pangalawa, merong mga times na, yung topic na sobrang iyak ko, meron namang times na, hindi talaga ako totally umiyak, na nagpapasalamat ako, alam niyo po kung bakit. Doon po kasi sa topic na merong forgiveness po, na magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa'yo. Hindi po ako totally umiyak na kung saan. Nung unang EGR ko, yun yung pinaka-iniyakan ko. So, ibig sabihin po, napakaluwag sa puso ko na napatawad ko na po lahat ng taong nang nagkakasala sa'yo. Especially po, napatawad ko na rin po yung sarili ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga kapatiran ko dito sa church po. Nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo na nandito nga nakakaunawa sa naging kalagayan ko ngayon na binago ako ng Panginoon. Isishare ko lang po sa inyo ang aking buhay nung araw na ako hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isang tao po ako na lasing giro, sabong giro, lahat na bisyo na sa akin. Pero mula sa araw na ako'y pumunta dito sa church na to, nagsimula rin ang pagbabago ng aking buhay. At ang may share ko lang po sa inyo dahil sa nalaman ko dito sa church na to, mula nang i-share ko ang aking pagbabago at ang buhay ko unti-unti siyang nawala. Ang mga bisyo ko po ay lahat nakalimutan ko po yun. Ang number one po na naalis ko sa akin ay ang pag-iinom. Opo. Kasi yung pag-iinom po, ang totoo talaga yan, walang araw na hindi ako makatagay. O, yun ang may share ko lang. Tapos yung pagsasabong, walang linggo po na wala akong sasabungan. Maari nga lang sa isang linggo, tatlong beses ako sasabong. Yun ang panahon nung kuno nung ako'y nasa kabila pa. Pero sa ngayon, nga ako'y nahubog na nasalita ng Panginoon. Ito, may share ko po sa inyo mula noon hanggang ngayon. Ang bisyo ko ay nabago ko. Lahat, malasing ako. Ang pananakit sa asawa, andito na sa akin.
Pero mula sa pool na ako, napunta dito sa church, kahit ni Kurot, kahit magsalita sa asawa ko, na kahit katiting, hindi ko na nasabi yun. Dahil naniwala ako na may Panginoon pala na pwede magbago sa atin. Ah, ang totoo ngayon, nung ang karanasan ko sa GCR, sa ano to, sa EGR po, sa pag-EGR ko po kahapon, mula pag simula pa lang, bumaba na sa akin si Lord at si Holy Spirit. At siya ay hindi siya sa akin umalis na, na malagi sa akin, katog lang, nakatog ng katog ang mga tuhod ko. Dahil alam ko na nandito siya sa puso ko, sa aking pagkatao. Kako, salamat Panginoon at hindi mo ako talaga pinabayaan. Ginabayan mo ako hanggang sa huli. At sabi ko, Panginoon, huwag ka po mag-alala. Ang akin na simulan, itutuloy ko habang hanggang wakas. Ayun lang. Salamat po sa inyo po, mga kapatiran. Ito po, itutuloy ko habang ako'y buhay. Salamat po. Good morning po. Ang naramdaman ko po kahapon is yung nawala po yung ano, yung problema ko po. Yung may naranasan po kasi ako na sobrang bigat. Yung na idulot ko po sa nanay ko na muntik na po siyang yung gusto niya po niya magpakamatay dahil sa ano, nagawa ko pong problema na yon. Di ko po alam, pero totoo pala yung pag nalalapit ka kay Lord, mas dinadapuan ka po ng tukso. Kailangan, ano, mas iwasan mo yun. Ilang linggo rin po akong di nagpunta dito noon. Kasi po, sobrang nahihiya po ako sa sarili ko. Di ko po alam yung gagawin ko. Nung nagawa ko po yun, tsaka ako lang po naalala si Lord na humingi po ako ng tulong sa kanya na tapusin niya po yung problema kong yun. Magpapasalamat po kala Pastora, kala Renad na dinalaw po ako sa bahay at pinagpray po yung problema ko na yun. Ang akala ko po nun, makukulong na po ako sa ginawa kong yun. Sinabi ko po lahat nung may pako na po sa kamay ko kahapon na pinagpatawad ko lahat ng nagawa kong mali, nagawa kong kasalanan, pati po yung may mga galit sa akin kasi po nung nagawa ko po yun, sobrang dami po nagalit sa akin, na-issue po ako sa ronggot sa lugar namin. Kumbaga parang yung iba iniiwasan po ako, nawalan nga po ng tiwala sa akin yung nanay ko na di na po pinapalabas ng bahay, di na po pinapahawak ng cellphone. Nagpapasalamat po kay Lord kasi ginawa niya ng paraan para hindi ako nakulong. Ginawa niya po yung best niya na matapos na yung problema ko na yon. Patay po yung sa palengke, nagtitinda lang po sila nanay para magbayad ng utang. Wala po silang tinutubo. Kinuwento ko rin po kay Kuya Nad na wala pong kinikita si nanay. Nagpa-prayer request din po ako. Sobrang gumaan po yung pakiramdam ko kahapon. Yung magagandang asal po, binitbit ko po pa uwi. Kasi po, alam ko pong pag uwi, syempre, sa daan po, laging andyan po yung diablo na magtutulak sa'yo sa kasalanan. Kaya po, binabasa ko po yun habang pa-uwi po kami na ayun po yung gawin ko. Umiwas po ako sa masama. Salamat po.